ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nilang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukulin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin guro, "huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maiksing pagninilay. Kung minsan ang kalungkutan, kabikuan at kapighatian ay nagiging piring sa ating pananampalataya upang hindi natin makita at maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngunit ating makikilala ang tinig ng ating pong Panginoon kung patuloy natin siyang hahanapin sa bawat tibok ng ating pong puso. Tandaan, ang puso ay hindi nakakalimot. Kinakailangan lang nating makinig ng taimtim sa kanyang pangungusap sa atin. Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay.